We will proceed to God's Word because we believe that all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, correcting, and training of righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped. In Psalm chapter 1, verse 1, the Bible said, the psalmist said, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Blessed is the man who does not. Alam niyo po, may mga pagkakataon na we want to know what successful people do. We want to know their secrets. Bakit sila naging matagumpay? That is why we want to find out what they do. But it's not enough to know what successful people do. We also need to know what they don't do. What they don't do. Amen. May mga pagkakataon po, inaalam natin, sandali, ano bang ginagawa ng mga tao na yan? Bakit sila matatagumpay? Ano ang ginagawa nila? Pero mahalaga din pala na malaman natin ano ba yung hindi nila ginagawa. And I want you to think this afternoon. Nandito pa lang po tayo sa first month of 2016. Ano kaya yung mga dapat na hindi mo ginagawa? Hindi lamang yung ano ba yung dapat mong gawin, pero ano ba yung mga hindi mo dapat ginagawa if you want to be successful, if you want to be blessed. Andito po sa Psalm chapter 1, sa verse 1, aba, sinimulan ka agad po ng book of Psalm, ang sabi dito, "Blessed is the man who does not." Who does not. Yan kaya ang katabi mo, may kinakailangang who does not. Pastor, parang ang pangit, parang Judas ang dating. Pero kailangan pala yun. Ma-identify natin ano yung mga bagay na hindi ko dapat nang gagawin itong 2016. Maaring nagawa ko noong 2015, pero ngayong 2016, hindi ko nagagawin. At meron pong panukala ang Psalm chapter 1, verse 1, ang sabi, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Now this 2016, we need to eliminate people in our lives. Ang tawag dito sa mga tao na ito, kailangan po medyo lalayo tayo sa mga tao na ito, ang tawag sa kanila, BI. Nang sinasabi dito sa Psalm chapter 1 verse 1, huwag ka nang sasama. Lalakad, tatayo, uupo. Because these people will influence you. The way you think, the way you talk, the way you behave. And it will affect your destiny. So instead na sumama ka sa mga BI, you need to identify yung mga, may mga BI ba? Sa buhay mo, bad influencers. Kasi meron silang mga bad influences in your life. Maka may mga BI sa buhay mo. Hindi kaya katabi mo ngayon? At kinakailangan pala hanapin natin yung GI. Hindi po DI, baka magkamali kayo. GI. Ano yung GI? Good influence sa buhay mo. So sabi dito ng Psalm chapter 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Na ang
saliksikin daw natin ay ang salita ng Diyos. At nabanggit dito yung salitang delight. Sabihin nga natin, delight. Na meron palang kinalaman yung delight sa meditate. Na if you delight, you will meditate. Na if you delight, meditation is automatic. But if you really don't delight, you will not meditate. Alam niyo po dito sa CRCC, daily devotion is very important to us. We value meditation of God's Word, daily meditation. So if you are here for the first time and you want to join us to meditate God's Word every day, meron po tayong iisang materials na sinusunod. Ask the person who invited you, ask your cell leader kung hindi ka ba nakakasunod, because we value devotion. But I realize you will not really meditate if you don't delight. Na ang gagawin mo lang yun for the sake of requirement. Nag-meditate ka ba? Not really. Pag sinabi kasing meditation, you will really spend time. You will really spend quality time digesting, dissecting the Word of God. Sino po dito ang mga binata? Say amen. Parang hindi masyadong madami. Sino dito nagbibinata? Alam nyo, ito yung na-realize ko. Yung binata na nakakita ng dalaga at nagde-delight, magme-meditate day and night. Kahit hindi mo sabihan, kahit walang requirement, gagawin. Bakit? Nagde-delight. Amen. Yung katabi mo kaya, meron ng delight yan sa Word of God. And because of that delight, pagsisimula na siyang mag-meditate ng Word ni Lord. Amen? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon? Praise the name of Jesus. Pagdating ng verse 3, ang sabi ay ito, He is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Whatever he does, prospers. Whatever he does, prospers. Sabihin mo nga sa katabi mo, I like that. Pero may sinabi dito sa verse 3. Ang sabi dito sa verse 3, He is like a tree. He is like a tree. Alam nyo po, sa Bible, pag binasa nyo ang Bible, may mga times na ang tao, tayo ay kinocompare ng Bible sa iba't ibang bagay. Hinahalintulad. Yang katabi mo kaya, kung ihahalintulad mo, saan mo kaya yan pwedeng ihalintulad? O kanino, may kamukha ba yung artista? Pastor, hindi artista ang kamukha, karatista. Alam niyo po, minsan sa Bible, hinahalintulad tayo sa eagle. Na we will soar on high like eagle. Alam niyo, dinahalintulad tayo. May mga pagkakataon, hinahalintulad tayo ng Bible sa tupa, mga tupa. May mga pagkakataon, hinahalintulad tayo sa isda. Pero sa pagkakataong ito, sa Psalm chapter 1 verse 3, sabi, He is like a tree. And alam nyo, if you will look at the Bible, napakalaki ng papel na ginagampanan ng puno, ng mga puno sa Biblia. At para ma-appreciate natin ang Psalm chapter 1 verse 3, nais ko kayong dalhin sa ilang mga talata, ilang mga verses, na kung saan nagkaroon ng malaking papel ang puno o mga puno sa mga kwento at mga talata sa Biblia. In the book of Genesis chapter 3, verse 8, matapos magkasala ni Adam, magkasala ni Eve, when they ate the forbidden fruit from the forbidden tree,
sila po ay nagtago sa Panginoon. And dito sa verse 8, sabi dito, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? I believe, ang hinahanap ng Panginoon, not just Adam, but the presence of God within Adam. Because when they sinned, they were separated from the presence of God. Because the Bible said, the wages of sin is death. And death in the Bible means separation. That is why hinahanap ng Panginoon, Adam, nasaan na yung presensya ko sa iyo? Where are you? Adam, God's likeness in you. Ikaw ba pag tinignan ka, makikita ba yung image ni God? Yung image ni Christ? Yung likeness ni Christ sa iyo? That is why dapat pala ang ating ultimate goal is to become like Christ. Christ likeness. Amen? Alam niyo, nakakalungkot ngayon, even to us, Christians, believers, ang gusto na nating kamukha, hindi si Lord. Yung mga sikat na mga tao. Kaya pag magpapagupit ka, gupitan niyo nga po ako, yung magiging kamukha ko si ano. Sino ba yung mga sikat na artista? Aping Daldal, si ano? Panchito, yan, ganyan. Dapat pala, ang goal natin, maging kamukha tayo ni Lord. Ma-restore yung image ni Lord sa atin. Hinahanap ni Lord yun. Amen? Pero ang sabi dito, sa ating binasa, they hid among the trees of the garden. Alam nyo, ginawang kublihan ang mga puno. Hanggang ngayon po, even animals and insects in the forest, ginagawa nilang kublihan ang mga puno kapag ka may unos, may ulan, may bagyo. Another example in Genesis chapter 6, 13, when God destroyed the earth, nang winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig because of man's wickedness. Kinausap ng Panginoon si Noah. Ang sabi niya dito sa verse 14, so make yourself an ark of cypress wood, trees. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This time, ginamit ng Panginoon ang trees, ang mga puno, to save mankind sa darating na destruction. Floating trees, the ark to save mankind. Another example, in the book of 1 Kings chapter 19, si Elijah the prophet of fire, he challenged the 450 false prophets of Baal. Sabi ni Elijah, magpunta tayo doon sa Mount Carmel, gagawa tayo ng altars. And we will ask God to send His fire to consume the altar. Ang tunay na Diyos, siya ang magpapadala ng apoy mula sa langit. At alam niyo po, nanalangin yung mga 450 false prophet of Baal na maus na sila. Lumipas ang maraming oras, pero walang apoy na bumaba mula sa langit. But when Elijah prayed, right after his prayer, bumaba ang apoy mula sa langit, kinunsyum yung altar. Alam niyo ang ginawa ni Elijah? Grabe, he killed the 450 false prophets of Baal. Pinatayong ganun, grabe to. Mabagsik to. Elijah. Nung nalaman nung Reina, the wife of King Ahaz,
nagpadala ng message yung queen, Queen Jezebel. Ang sabi ni Queen Jezebel, Elijah, hindi ka na sisikatan ng araw. Grabe, ang tapang nung... Ang mga babae talaga, matatapang yan. Alam nyo, yung prophet na pumatay, si Elijah, yung pumatay ng 450 false prophets, tako. He ran for his life! Tumakbo! Nagtago! Ang sabi dito sa 1 Kings chapter 19, verse 4, while he himself went a day's journey into the desert, he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Grabe yung prayer. Mamatay na po ako. Grabe. Parang sinasabi niya, ayan na, si Queen Jezebel. Natakot. Alam niyo po, dito ginamit na naman ang tree. When the prophet Elijah sat under a tree, seeking for comfort. He laid down to God his frustrations. He laid down to God his fears. His weariness. Ginamit na naman po ang puno. In the New Testament, in the book of Luke, chapter 19, this is a familiar story to most of us. Verse 19, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. Meron daw tax collector. He is not an ordinary tax collector. The Bible said, he is the chief tax collector. And for your information, during their time, tax collectors, ang tingin po nila dyan sa mga tax collectors na yan ay sinners. Si Zacchaeus, hindi lang siya tax collector, but chief tax collector. Pero meron siyang desire. Sabi ng verse 3, he wanted to see who Jesus was. Most probably, meron siyang pera. Sabi dito, he was wealthy. Nabibili niya ang gusto niya, nakakain niya ang gusto niya, napupuntahan niya yung mga lugar na gusto niya, pero may emptiness. Because when God created man, meron siyang, may bahagi ang Diyos na inilagay niya sa tao. That is why kapag ikaw na-separate ka kay God, you will feel that emptiness. You will not be satisfied because only God can satisfy that longing. Only God can fill that emptiness. So ang sabi po dito sa verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. And alam po natin ang kwento, because of that climbing on a sycamore fig tree, nagkaroon ng encounter si Zacchaeus kay Jesus Christ, and Jesus Christ even went to his house and ate with him. Ginamit muli ang puno dito sa Biblia para ma-restore ang relationship ng isang tax collector kay Jesus. At ang pinakahuli po sa Acts chapter 5 verse 30, ang sabi dito, the God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you have killed by hanging him on a tree, a piece of wood we call cross. Ginamit ng Panginoon ang cross upang ma-restore ang mankind. Ang naging dahilan sa Garden of Eden, sa paradise, para tayo mapahiwalay sa Diyos, ay yung tinatawag na forbidden tree. But there's another tree na ginamit ang Panginoon, and that's the cross, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? God is a great God. He's our Redeemer, our Deliverer, our Savior, our only Savior. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon? Sabi ng Psalm chapter 1, verse 3, he is like a tree planted
by streams of water. He is like a tree planted. I realize, ang puno po, hindi yan mabubuhay, hindi lalago, hindi mamumunga, kung hindi yan naitanim. Pag yan ay nawala sa kanyang pagkatanim, hindi na yan lalago at mamumunga. So ang nakita ko po dito, na dapat nating matutunan at may apply sa ating buhay this 2016, you need to be planted. Sabi mo nga sa katabi mo, be planted. Ito po yung title ng ating pong topic na pinag-uusapan ngayon, be planted. Kasi pag once ang isang puno ay nakatanim, nagiging strong, nagiging maayos yung kanyang rooting system. Because if you want to grow high, you need to grow deep. If you want to grow higher, you need to grow deeper. Minsan po ang gusto lang natin for us to grow higher. Pero nakalimutan natin, to be able to grow higher, you need to grow deeper. You need to be planted. You need to be grounded para ikaw ay maging matibay. Ang gusto lang natin minsan sa puno, yung bunga, the fruits, nakalimutan natin, without the roots, there will never be fruits. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 17, look at this, verse 8. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted. Sabihin nga natin, planted. Sabihin mo nga sa katabi mo, be planted. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Dahil merong roots, it will bear fruits. Amen. And because itong puno na ito, planted, grounded, ang sabi ng Bible, it does not fear when heat comes. It has no worries in a year of drought. Na pag dumating yung mga pagsubok ng buhay. And mind you, brothers and sisters, it will come. It will come. It will surely come. Bahagi ng buhay ang mga pagsubok. Bahagi ng buhay ang mga trials and challenges. Baka nga may nandito ngayon, dumadaan sa pagsubok. Magaling lang talagang hindi obvious. Beautiful pa rin. Handsome pa rin. Pero ang totoo, dumadaan sa pagtingin mo yung katabi mo ngayon. Hindi mo alam ang pinagdaraanan yan. Baka may kabiguan na dapat pagtagumpayan yan. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo, kumusta ka na kapatid? So ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung may problema ba o wala. Because whether you like it or not, a time will come, we will face trials and adversities. Amen. But ang tanong, sa mga pagkakataon ba na may dumarating na mga problema, are you grounded? Are you planted? Do you have a strong, healthy rooting system? Hindi ka kayang matinag ng mga problema. Kasi naitanim ka ng tama. Mahusay ang pagkakatanim mo. Amen. Dito tinuturuan tayong magtanim, pero ang question, ikaw ba naitanim ka? Tanungin mo nga yung katabi mo, yung talagang totoong honest question talaga, naitanim ka na ba? Sandali, saan ba tayo kailangan maitanim? Ano ba ito tinuturo ng Bible na ito? Na kailangan tayong planted, na ang puno dapat planted. First and foremost, number one, you need to be planted in the Word of God. Kaya ang sabi dun sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
day and night. Grounded ba tayo ng Word of God? Amen? Grounded ba tayo ng salita ng Diyos? Ito ba yung pamantayan ng buhay natin? Nandito na ba tayo sa point na nagde-delight tayo sa salita ng Diyos upang pag dumating ang mga problema, hindi tayo matitinag? Sabi ng Matthew chapter 7, verse 24. Look at your Bible. Look at the screen. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Verse 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet, it did not fall, because it had its foundation on the rock, grounded, planted. Ang tawag po doon, wise. Amen? Hangal ang tao na magtatayo ng bahay sa buhangin. Dahil darating talaga ang unos ng buhay. Darating ang bagyo ng buhay. Sasagupain tayo niyan. Icha-challenge, naitanim kaya talaga to? At dito po, sa itinuro ng Panginoong Yesus, coming directly from the mouth of Jesus Christ, we need to be grounded, we need to be planted. Because if you are planted, you are in the right and strong foundation. Because your foundation is none other than the Word of God. Amen? Kaya nga po itong 2016, we need to make that decision eh. Yung decision na I need to be grounded by the Word of God, I need to be planted in the Word of God. I'll be serious, more serious in my devotion, my daily devotion. O baka, itong taon nga na ito, dapat gumawa tayo ng decision. This year, I will commit and I will discipline myself and it will be my goal to read the Bible from Genesis to Revelation. Cover to cover. Sino dito nabasa mo na yung buong Bible from Genesis to Revelation? Say amen. Discipline lang yan. Amen. Para kapag may dumating na mga problema, meron kang paghuhugutan. Ang hilig natin doon sa salitang hugot. Pero ang mga hugot natin minsan yung mga wala sa hugot talaga. Dapat pala, kung may paghuhugutan tayo, yung mga pangako ni Lord. Amen? You need to be planted. Sabi mo nga sa katabi mo, be planted. Sabi mo sa kanya, be planted in the Word. Another, we need to be planted in the house of the Lord. In the house, the church. The body of Christ. Sabi ng Psalm 92 verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Look at verse 13. Planted in the house of the Lord. Planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will flourish. Grabe. Pag pala tayo naitanim sa salita ng Diyos, pag tayo pala naitanim sa tahanan ng Diyos, sa house of God, sa church, bakit? Bakit mahalaga yon? Because if you are planted, you are connected. If you are planted, you are connected. Kaya nga yung puno, meron siyang connection, meron siyang source ng nutrients from the ground. Are you planted in the house of the Lord? So that all together, we can come together, we can gather, we can worship the Lord together, we can receive from the Lord, we can learn from the Lord. Amen. We can pray for one another, we can minister with one another, because we are planted, we are connected with each other. We need God, but at the same time, we need one another. Sabi mo nga sa katabi mo, sa taong nasa kaliwa mo, kailangan kita. Sabihin mo doon sa nasa kabila, kailangan kita.
Grabe, pag naitanim ka pala, ang sabi dito ng Bible, they will flourish. Ang naitanim pala sa tahanan ng nagbubloom. Gumaganda. Gumugwapo. Kita mo, yung katabi mo ngayon, sandali pa lang, nag-iba itsura, hindi ba? Look at verse 14. Ang sabi ng verse 14, they will still bear fruit in, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Wow. Grabe pala ang nagagawa ng salita ng Diyos. Grabe pala ang nagagawa if we are planted, if we are connected in the house of God. You're always fresh. Kaya sa church, hindi mo ma-identify kung sino ang bata at tingnan mo nga yung katabi mo. Anong... Mukha bang sariwa yan? Yan ang masarap sa Panginoon. Hindi ka matutuyot. Tama yung katabi mo, mukha na bang tuyot? Pero ang sabi dito, you will always be fresh and green. You will still bear, mamumunga pa rin. Kaya pang mag-disciple. Amen. Alam nyo, pag tayo pala nasa Panginoon, nasa tahanan ng Diyos, hindi pinag-uusapan dito ang... Kanina, nung praise and worship, tinitignan ko, grabe yung mga... Pero yung medyo may mga edad, hindi nagpapahol. Minsan nga, parang gusto kong pigilan eh, parang... Pero ayaw, talagang... Yung medyo mga bata-bata pa, yun pa yung medyo... May nakita pa ako, hindi ko alam kung ano nasa kilikili. Nakakabata pala pag nasa house of the Lord. Amen. Fresh. Always green. Kahit anong edad. Yun yung sinasabi natin sa Tagalog, may asim pa. Ha? Sabi dito sa verse 3, He is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. May tatlong bagay na nakita ko dito na benefits. If we will be planted, if we will be grounded in the Word, if we will be grounded in planted in the house of God. Number one is reproduction. Ang sabi ng verse 3, which yields its fruit in season. Mamumunga sa tamang panahon. Nakakita na kayo ng puno na munga, hindi panahon. Pwede naman yan eh. Pero konti lang. Konti lang. Pero yung puno na namunga sa tamang panahon, ang bunga niyan, hitik sa bunga. Amen. Alam mo, if you are grounded, planted in the house of the Lord, planted, grounded in the word of the Lord, mamumunga ka ng sagana. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mamumunga ka talaga ng sagana. And I want to declare this afternoon, 2016 is our year. 2016 is our season. Amen? And if we are planted in the Word, if we are planted in the house of the Lord, if we are planted in the church, we will bear fruit in our season, 2016. Alam niyo kung bakit reproduction? Kasi ang bunga, ang purpose niya ay hindi lang para kainin. Yung mga bunga na yan, may mga binhi na maitatanim ulit, na magiging puno ulit, na mamumunga ulit, na may mga binhi ulit. Reproduction. Reproduction. Number two, renewal. Ang sabi ng verse 3, whose leaf does not wither. Renewal. Alam niyo, pag nasa Panginoon tayo, God will renew your strength. The Bible said, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on high like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Bibigyan ka ng Panginoon
dadagdagan ng Panginoon ang kalakasan na meron ka. Sino dito pag nakakapunta ka sa church or kapag ikaw ay nagme-meditate ng Word of God, nakatatanggap ng pangungusap mula sa Panginoon, nakakaranas ka ng karagdagang kalakasan. From inside out. Hindi lang physical, but in your spirit, nakakaranas ka ng renewal. Amen. And pinakahuli, riches. Ang sabi ng verse 3, whatever he does, prosper. Whatever he does, prosper. This is what I believe. If you are grounded in the Word, planted in the Word, if you are grounded, planted in the house of the Lord, God will grant you prosperity. God will grant you success. Success not according to the standard of the world, but according to the standard of God, that He will bless every areas of your... Aayusin ka ng Panginoon. Aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Sa mga kabataan na nandito, meron kang pangarap, nais mo magkaroon ng magandang kinabukasan. Lumapit ka sa Panginoon. Plant yourself in the Word. Plant yourself in the house of the Lord. Kung saan God will mold you. God will mold you. Upang maihanda ka na tumanggap ng mga pagpapala, ng mga katagumpayan na nais ng Panginoon para sa iyo. May mga tao minsan ang iniisip, pag ako, itinanim ko ang buhay ko sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, itinanim ko ang buhay ko sa gawain ng Panginoon, sa simbahan, sa house of the Lord. Baka lamangan ako ni Lord. Baka talo ako. Baka nihado ako. But let me tell you this, hindi ka lalamangan ni Lord. Our God is a blesser. He is a rewarder. You cannot outgive God. You cannot outgive God. God can change the course of your life in an instant. In an instant. Amen? Amen. But you need to make a decision. Ikaw, nandito ka ngayon. Are you willing to be planted? Alam niyo, isa sa pinakamabisang strategy ng kaaway, listen to this, He will uproot you. He will uproot you. He will uproot you from the Word. He will uproot you from the house of the Lord. Alam niyo, ang ibig sabihin ng He will uproot you, He will disconnect you. He will disconnect you. He will disconnect you from the Word. And He will disconnect you from the church. At minsan hindi niya yung ginagawa ng biglaan. Kasi baka pumalag ka. Gagawin niya yan unti-unti. Isang araw na libat, hindi ka na nagbasa, hindi ka na nag-meditate. Pwede naman pala, naging dalawang araw yung isang araw. Baka dalawang araw, buhay pa rin ako. Uy, may natanggap ko rin ng blessing ah. Yung dalawang araw, naging tatlong araw, effective ang enemy. Until you find yourself nakaka-isang linggo na, no big deal sa'yo. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Nakapag-open ka lang ng Bible, nakabasa ka pag napunta ka sa church. But this time, your heart is hardened. Huh? Your heart is hardened. Or even in the church, He will disconnect you. Hindi biglaan yung disconnect. Isang linggo, hindi ka nakarating. Yung dati, you are committed, you are really involved, you are fully committed. This time, yung commitment mo, unti-unting okay pa lang, okay naman. You need to plan yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, be planted. Sabihin mo nga ulit, be planted. Let us come to God in prayer. Pwede ba tayong tumayo?